kailangan nating mag-stand out. Kailangan nating ipakita yung pag-ibig ng Diyos sa ibang mga tao. Tayo maging isang ehemplo sa mga tao, lalo na yung mga taong nakapaligid sa atin na wala pong pagkakilala sa ating Panginoon. Okay, isang magandang gabi po sa ating lahat. Paral kung titignan po natin yung mga mapapanood natin sa news ngayon, yung mga apektuhan ng bagyong Christine. Tunay nga na hindi natin kontrolado yung mga panahon. Kaya kasama talaga sa buhay yan, yung mga kalamidad. Doon sa mga naapektuhan, lalo na yung sa mga kapatiran natin na naapektuhan ng bagyo na ito, sana itong aking ibabahagi sa gabi na ito about doon sa Roma 8:35. Ang title ng devotion na ito ay Hindi Hiwalay sa Pag-ibig ng Diyos. Sabi niya doon sa Roma 8:35, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang gulo ba o kahirapan o pag-uusig o taggutom o kahubaran o panganib o tabak? Yan, manalangin tayo sa mandali sa oras na ito, Ma, nawa ay pagpalain o God ang yung mga salita nito kung maging silbing kalakasan ng mga taong nagdaranas, Panginoon, ng mga kahirapan at kapigatian sa mga oras na ito. Magsilbi nawa na paalala sa amin ang yung mga salita, encouragement, lalo na sa panahon na kami dumaranas ng mga kahirapan, Panginoon. At tunay o God, nakidakilat sa Diyang makapangyarihan sa lahat. Sa inyo po namin itinitiwala ang bagay na ito. Ikaw ang siyang kumilos sa iyong mga salita upang maging pagpapala sa mga taong makaririnig nito. Sa pangalan ni Jesus, amen. Sabi nga daw po, ang tanong ni Pablo ay umaalingaw-ngaw sa paglipas ng mga siglo na nagpapaalala sa atin na hindi natitinag na pag-ibig ng Diyos. Sa kabila ng mga hamon ng buhay, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kung titingnan nga po natin, ano po, ang gulo at hirap ay hindi may iwasan. Tama po yan, kasi nandito tayo sa mundo na ito na maraming mga pagsubok, hindi natin kontrolado yung mga bagay-bagay na dumarating sa araw-araw. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay nananatiling hindi nagbabago. Tingnan po natin yung ano, for example, ayan, dumaan yung panahon na makulimlim, dumaan yung maghahapon na makulimlim, pero hindi nangangahulugan na nawala na yung araw. Parang ganun po. Yung mga pagkakataon talaga sa buhay natin na may dumadaan tayo sa mga makukulimlim na panahon ng buhay, pero hindi ibig sabihin na nagbago o naglaho na yung pag-ibig ng Diyos. Parang araw lamang po yan na may mga pagkakataon na madilim ang maghapon o makulimlim ang maghapon, pero hindi ibig sabihin na umalis na yung araw. Andun lamang siya sa likod ng makapal na ulap. Hindi siya umaalis, hindi siya nagbabago. Yung ilustrasyon na ito ng araw sa likod ng makulimlim na ulap, parang ganun po ang pag-ibig ng Diyos. Hindi po nagbabago at hindi natitinag. At ikalawang bagay, ang pag-uusig at panganib ay hindi maaaring maputol ang ating koneksyon kay Kristo. Kung titignan po natin yan sa buhay ni Job, ang buhay ni Job po pinahintulutan na pinsalain ng Diablo. Pero makikita po natin na yung koneksyon ng Diyos sa kanyang buhay hindi nagbago. Still, God is in control sa kanyang sitwasyon. Yung Job 1:12, sabi niya po, sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo ng lahat ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang sasaktan at umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. At yun nga po, nakita natin, kumbaga, kung titignan natin yung story niyan, napinsala yung mga tinatangkilik ni Job, mga anak niya, ganun. Pero, nakita natin yung salitang, huwag mo lamang siyang sasaktan. Makikita po natin na still, ang Panginoon po ay nasa control. Yung connection ng Panginoon sa kanya ay hindi nawawala. And then dun sa 5 and 6 ng Job 2, sabi niya po,
subukin ninyong saktan ang kanyang katawan at sigurado kong susumpain niya kayo ng harap-harapan. Yun yung hamon ni Satanas sa Panginoon. Sinabi ni Yahweh, kung gayon gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang papatayin. Makita po natin na although may mga pagkakataon na ipinapahintulot ng Panginoon na mag-alaw yung mga mapinsala, yung mga bagay-bagay sa buhay ni Job, kasama na yung kanyang kalusugan, pero still ang Panginoon ay hindi nagbago, hindi nawala yung kanyang connection kay Job. Yung connection ng Panginoon sa buhay ni Job, still in control pa rin ang Diyos, dahil sabi nga po doon, huwag mo lamang siyang papatayin. Kaya kung titignan po natin yan sa mga pagkakataon na dumadanas tayo ng mga kapighatian or kahirapan ng buhay, huwag natin kakalimutan na God is in control pa rin. Ipagkatiwala pa rin natin yung buhay natin sa Kanya, at ipagkatiwala natin na still ang Panginoon ay in control sa ating mga sitwasyon. Tatlong bagay, maaaring subukan ng tagutom at kahubaran ng ating pananampalataya, ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili. Anong sabi po ng awit 23? Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Yung the word, wala akong katatakutan. Kahit dumaan daw siya si Haring David, kahit dumaan daw siya sa madilim na libis ng kamatayan, wala siyang katatakutan dahil ang Panginoon yung kaagapay niya, yung tungkod niya at pamalo, gabay at sanggalang ni Haring David. The same sa ating mga mananampalataya sa modernong panahon, na maaaring may mga pagkakataon na ang mga gutom, mga pagsubok sa ating pananampalataya ay nangyayari o inaalaw ng Panginoon marahil. Pero ang pag-ibig ng Diyos, tatandaan po natin, ito po ay nananatili. Tulad ni Haring David, sabi niya, dumaan man daw siya sa madilim na libis ng kamatayan, nandun yung pagtitiwala niya sa ating Panginoon. At sabi pa nga po dito ay kaapat na bagay, ang espada at panganib ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Tunay nga po na ang Panginoong Hesus ay nandito sa lupa. Ipinagpauna na po niya sa atin na talaga sa mundong ito, dadanas talaga tayo ng mga kahirapan. In John 16 verse 33 sa NIV, sabi niya po dito, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Kung titingnan po natin, ipinagpauna ng Panginoon na sa mundong ito, dadanas talaga tayo ng mga kapighatian, kahirapan. Pero sabi niya, but take heart, I have overcome the world. Yan yung kumbaga pangako ng Panginoon na so that in me you may have peace. Kaya nga may mga pagkakataon talaga na natetreten yung ating kaligtasan sa mundong ito. May mga pagkakataon na nanganganib yung buhay natin. Sa mga pagkakataon na marahil pagka mahirap ang buhay, pwedeng manganib yung buhay natin na mahirapan tayo, yung mga kahirapan na ating pinagdadaanan, sakit, mga ganyan, na pwedeng natetreten yung ating buhay. Pero sabi ng Panginoon, I have told you these things so that in me you may have peace. Yan po yung sinasabi ng ating Panginoon na naway mapanghawakan natin, dahil sa mundong ito, sabi niya, in this world you will have trouble. Hindi talaga matatapos yung mga kahirapan, kapighatian, mga problema dito sa mundo na ito. Andito tayo sa mundo na laganap ang mga kahirapan at mga pagsubok sa buhay. At kung titingnan po kasi natin yan,
nang umalis na ang Panginoon, ang mga apostol na ang mga nagpatuloy ng gawain sa pagpapalaganap ng mabuting balita, ay kung i-research natin yung kanilang mga naging buhay, ay naghirap po talaga sila. Pero, kumbaga, sila ay namatay na may paninindigan sa kanilang pananampalataya. Sila Mateo, kinrucify ng patiwarik, si Bartolome, binalatan siya ng buhay and then ikinrucify, si James the Great, pinugutan. Maski si Pablo, alam ko, pinugutan din. Yan yung mga dinanas ng mga apostol na sana sa panahon natin ngayon na hindi naman ganyang kagrabe yung mga pinagdadaanan ng mga mananampalataya, huwag tayong mawawalan ng tiwala sa pag-ibig ng ating Panginoon. Sana yung kapayapaan pa rin na handa niyang ibigay or kaya niyang ibigay ay yung pa rin yung maghari sa puso't isipan, kahit sa puso't isipan ng bawat isa sa atin, kahit marami pa rin tayong mga pagsubok na pinagdadaanan sa araw-araw. Sabi nga po niya dun sa James 1 verse 2 to 4, ito po yung sabi niya, "Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging maganap at walang pagkukulang." May benefits ang pagsubok sa ating mga pananampalataya, kumbaga. Kapag dumaranas daw tayo ng mga iba't ibang uri ng pagsubok, may benefits po yun. Kumbaga, napatatatag ang ating pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok. Dumating man yung mga trials ng buhay or mga pagsubok ng buhay, patuloy natin pagtiwalaan yung pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya nga po sa ating mga buhay, kapag tayo ay naharap sa mga hamon ng buhay, lalahanin daw po natin yung walang humpay na pag-ibig ng Diyos. Magtiwala sa presensya ni Kristo kahit sa mahirap na panahon. Kung titignan po kasi natin yung Matthew 28, nang ikinomisyon niya ang mga disciple, yung sabi niya doon, "Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon." Na sa paghayo natin, sa pagtupad natin sa kalooban ng Panginoon, ay asahan natin yung active presence ng ating Panginoon. Na ano man yung mga dinadanas natin sa pagtupad natin sa ating tungkulin bilang mga Kristiyano, andun yung kanyang presensya. Dahil pangako niya yun, nasabi niya, laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya sa mga tao din na nasa paligid natin na nagdadanas din ng mga kahirapan, ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa iba, lalo na sa kanilang mga pakikibaka, especially mga taong nakapaligid sa atin, nag-obserba sa atin, or yun sa mga loved ones natin, ng mga baguhan sa pananampalataya. Ibahagi daw natin ang pag-ibig ng Diyos, lalo na sa mga panahon din na sila ay dumadanas ng mga kahirapan. Ano ba ang sabi ng Matthew 5:13-16? Tayo ay mga asin at ilaw ng sanlibutan. Sabi niya, kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawala na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Wala din namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. Kailangan nating mag-stand out. Kailangan nating ipakita yung pag-ibig ng Diyos sa ibang mga tao. Tayo yung maging isang ehemplo sa mga tao, lalo na yung mga taong nakapaligid sa atin na wala pang pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya sana, lalo na yun ito, lalo na ito katatapos po ng bagyo, ang daming mga nasalanta sa iba-ibang lugar, lalo na sa mga Bicol region. Alam natin, marahil may mga Kristiyano dyan, may mga kapatid tayo sa Panginoon.
na nasa lugar na yan. Sana anuman yung mga pinagdadaanan nila sa ngayon, sana yung salita ng Panginoon na ito magsilbing encouragement sa bawat isa sa atin. Bilang panghuli, sabi ng Romans 8:37-39, hindi sa lahat ng mga ito tayo siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kung walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang maanghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya sana yung simpleng devotion na ito ay maging encouragement lalo na sa mga taong nagdaranas ngayon ng mga pagsubok. Napatuloy natin pagtiwalaan yung pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago. Kahit sa mga panahon na pinuulan tayo ng mga pagsubok ng buhay, hindi natitinag at hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. God bless you kapatid at magandang gabi po. Glory to God.